Dito po nating makikita ang tunay na ugali, ang kultura ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa. Dito po natin makikita ang tunay ng pagmamahal ng mga Pilipino sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya naman po, ang ating sinasabi ay hindi tayo dapat magtaka. Dahil po, alam po natin ang ugali ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino ay mapagmahal. Ang ugali ng Pilipino ay may malasakit sa kapwa. Lagi ko pa, ang pag-iikot-ikot namin, lagi ko pong sinasabi na alam naman po natin ang tunay na puso ng Pilipino. Ang tunay na puso ng Pilipino ay tutulungan ang kanyang kapwa kapag naghihirap. Ang tunay na puso ng Pilipino ay magbibigay ng kanyang kamay upang makapagdulot man lang ng kaunting tulong at ginhawa kung isang ay natisod na dadapa na Pilipino. Alam naman po natin na ang ugali ng Pilipino ay maging mapagmahal hindi lamang sa kapwa kung hindi sa bansang Pilipinas. Kaya naman po, kami po ng Unity, ng Tambalang Marcos at saka Duterte, kami po ay umikot upang lumapit sa ating mga kababayan at hilingin sa inyo ang inyong suporta. Hilingin sa inyo ang suporta para sa aming mailuklok ang ating mga magagaling na opisyal para aming masimulan ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. At dumadami na po ang sumanib puwersa dito sa kilusan ng pagkakaisa. Ngunit, meron po akong napuna. Kami po ay tumakbo sa ilalim ng adhikain ng pagkakaisa. Hiningi namin po ang suporta ng ating mga kababayan. At ibinigay naman po ninyo ang inyong nagpahayag kayo ng suporta, nagpahayag kayo ng tiwala sa Marcos at kay Marcos at saka dito Duterte at pati sa Unity. Kaya kumanda po ang pag-asa namin na mangipagdating ng halala, baka naman ay kami ay mabigyan ng pagkakataon na simulan ang pagkakaisa ng Pilipinas. Ngunit po, hindi pa po tayo nakarating sa halala. Hindi pa po tayo na wala pa po tayong napasyahan ng mga kandidato na mamumuno sa darating na ilang taon. Ngunit, ang taong bayan po ay hindi na po nag-antay sa halalan. Ang taong bayan po, nung narinig ang aming mensahe ng aming adhikain ng pagkakaisa, ay sinimulan na ang pagkakaisa. Kaya't nating nararamdaman ngayon na ang buong Pilipinas ay dahan-dahan ng nagkakaisa. Kayo na ang mga mamamayang Pilipino ang nangunguna dito sa kilusan ng pagkakaisa. Habang kaming mga kandidato ay nag-aantay ng suporta, nag-aantay na kung sana kami maging mapalad at makaupo, ang taong bayan ay hindi na naghantay at ipinalabas ulit ang tunay na puso ng Pilipino at sinimulan na ang pagkilos ng pagkakaisa. Kaya naman po, napakaganda po ng naging pagsanipwersa ng lahat ng Pilipino. Muna sa kilusan ng pagkakaisa. Kami po ang magsisilbi lamang sa inyo upang ipagpatuloy ang inyong sinimulan. Upang ipagpatuloy ang dahil
maganda ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Upang gawin ang lahat, upang dumating ang araw na masasabi natin ang mga Pilipino ay muli nagtatrabaho. Ang mga Pilipino ay may pera na naman sa bulsa. Kaya na namang ipakain ang kanilang mga pamilya, kayang pag-aralin ang kanilang mga anak. At yan ang inaantay natin na araw na masasabi natin dahil sa ating pagtutulong sa isa't isa, nararamdaman na natin na tayo habang nasa krisis man, kahit nasa krisis pa lang, ay tayo ay dahan-dahang nakikita natin gumaganda ang buhay dahil na tayo ay kapit-bisig lahat ng Pilipino, ipinagsasama ang tapang, ang sipag, ang galing, ang kakayahan at ang pagmamahal ng bawat Pilipino. Pagdating ng araw na yan, ay tayong mga Pilipino ay magmamalaki ulit. Sasabihin sa ating mga kaibigan sa buong mundo, tignan nyo kami, mga Pilipino. Dumaan sa krisis at hindi kami nakaraos lamang. At tayo ay darating din sa araw na yan na kapag tayo ay nagsanipwersa, tayong mga Pilipino, na tayo muli ay haharap sa buong mundo at sisigaw sa ating mga kaibigan at iwawagayway ang ating pantilang Pilipino. Sasabihin natin at ipagmamalaki natin at isisigaw natin, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Yan ay kayo, aking minamahal na mga kababayan. Kayo ang magdadala sa bukas na mas maganda. Sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino, mararamdaman din po natin yan. Mararating din po natin yan. Ang pangarap natin para sa ating bansa, ang pangarap natin para sa ating kapwa Pilipino. Ngayon po, tayo ay nasa katapusan na ng kampanya para sa halalan. Dadagdag ko lang ang pasasalamat sa lahat sa inyo, sa inyong suporta, sa inyong tiwala, sa lahat na aming kasama mula sa simula at pati na lahat ng sumabi dito sa ating kilusan ng pagkakaisa hanggang tayo'y umabot ngayon dito sa araw na ito. Sa Lunes, tayo'y boboto na. Ang hiling ko lang sa inyo ay huwag niyo pong kalimutan ang ating pinag-usapan dito sa anim na buwan na kampanya na ito. Huwag po nating titigilan ang nating sinimulan at lahat ng ating lakas ay ating isakripisyo. Ang ating buong puso at tunong ay ibibigay natin sa ating kapwa. Ibibigay, ihahandog natin sa ating minamahal na Pilipinas. Alalahanin din po ninyo na ang suporta ninyo para sa Uniteam, para sa Tambalang Marcos at Duterte ay hindi lamang suporta para sa mga kandidato. Ito ay suporta sa pagkakaisa. Ito ay suporta para sa pag-unlad ng Pilipinas. Ito ay suporta sa magandang kinabukasan. Kaya't pagdating ng Lunes, pagpasok po ninyo sa inyong mga presinto, ay isipin ninyo kung ano ang ninanais nating kinabukasan para sa ating mga mamamayan. Ano ang ating ninanais na kinabukasan para sa Pilipinas? At sa ganung pag-iisip, ay umaasa kami sa Unity na Tambalang Marcos Duterte. Umaasa kami na kami ang mapupusuan ninyo dahil sa Unity nyo lang naririnig ang pagkakaisa, ang pagmamahal at ang pagsasama-sama ang ating minamahal na mga kababayan.
po natin ang nakasulat sa ating mga placard, sama-sama tayo sa tagumpay. Sama-sama tayo sa tagumpay sa darating na halalan sa Lunes. Ngunit sama-sama rin tayo sa tagumpay ng pagkakaisa ng buong Pilipinas. Yan po ang naaming naging pangarap. Mukha naman dahil sa inyo, dahil sa inyong mga minamahal kong kababayan, malaki po ang pag-asa na makakamtan natin yung pangarap na yan. Maaabot po natin at magagawa po natin para sa Pilipinas yan. At kapag ating nagawa ito, asahan ninyo na tayo ay maaalala natin kung saan tayo nagsimula. Maaalala natin kung ano ang ating linakbay upang dumating dito. At kung ano pa ang ating ipinagpatuloy para sa pagkakaisa. At mararamdaman po natin kung tayo ay tuluyang magmahal sa isa't isa. Kung tayo ay tuluyang magmahal sa Pilipinas, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino! You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back.